Una sa lahat, Department of Justice gustong buksan ulit ang paglilitis sa drug case laban kay dating Senadora Laila De Lima. May ihahabol daw na bagong testigo at bagong ebidensya. Welto naman ang kampo ni De Lima. Bakit ngayon lang yan naisip ng prosecution gayong malapit nang maglabas ng desisyon ang korte? Ang buong detalye, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline Tonight. Amerika, hindi raw basta-basta magagamit ang EDCA site sa kanilang operasyon sa ibang bansa nang walang basbas ng Pilipinas ayon sa DFA. Pulis na konektado di umano kay Congressman Arnie Teves at sospek sa tangkang pagpatay sa dalawang negosyante sa Negros Oriental na site in contempt dahil sa mga bagay na di raw niya maalala. Dapat kanino mo ko sinasabi totoo? Sa akin po. Ha? Hindi ko po talaga alam kung sino yung nagpensa sa akin. Totoo na 100%. Himala! Hindi ko po talaga alam. Himala! Hindi po talaga alam. Hindi mo alam! Hindi po talaga po. Kahit aminado sa numinipis na supply ng bigas sa bansa, Pangulong Bongbong Marcos, kumpiyansang hindi tayo mauwi sa krisis sa bigas. Ilang pasyente sa nasunog na ospital sa China nagsitalunan mula sa bintana ng gusali. Halos 30 ang patay. At sa pabaong Pampa Good Night, kilalanin ng mga lolong game na game sa larong soccer. Kinwestiyon ng ilang senador ang intensyon sa mga inaprubahang dagdag na EDCA sites ng Pilipinas at Amerika, lalo tatlo sa bagong tinilagang base militar ay malapit sa Taiwan. Ang tanong tuloy ng Senado, para nga ba sa atin o para sa Amerika ang mga dagdag na EDCA sites? I'm very interested about this because the choice seems to be random and no longer purposeful with regard to the modernization of the AFP. The instruction of the President is for us to prepare for external defense. And with that, we are trying to really allocate some resources and our modernization program on the northern side. If you look at the configuration of the armed forces strategy, our vulnerabilities is in the north. Sa gitna po ng bantang madamay ang Pilipinas sa gusod sa pagitan ng China, Taiwan at US, tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na hindi basta-basta magagamit ng Amerika ang mga EDCA sites sa kanilang aktibidad sa ibang bansa nang walang permiso mula sa atin. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Aasa na lang ba tayo sa mga dayuhan na ipagtanggol tayo samantalang ating sandatahan lakas ay nananatiling bulok, luma, under armed and completely abject in the face of any external threats. Yan ang tanong ni Senadora Amy Marcos sa Department of National Defense at Department of Foreign Affairs sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations sa pagpapalawig ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sa Pilipinas. Kinwestiyon ng Senadora ang mga implementing agency ng EDCA kung sadya nga bang di parte ng kasunduan ang modernization ng ating sandatahang lakas. With regard to the purpose of EDCA and modernization, it appears to us to reiterate that in fact modernization no longer appears to be the primordial purpose of EDCA, but instead it's disaster preparedness, maritime security, and counterterrorism. In implementing those functions, we need to modernize, Madam. What does EDCA add to the modernization effort? The modernization effort of the EDCA is basically for us to prepare to defend our country collectively with our allies. Itatayo ang apat na EDCA sites sa Naval Base Camilo Usaya sa Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport sa Lalo, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamu, Isabela, at Balabac Island sa Palawan. Pero tanong ng mga senador kung totoong para sa disaster preparedness ang intensyon ng EDCA. Bakit hindi raw nagtalaga sa mga lugar na madalas samaan ng bagyo gaya sa Samar na napuruhan sa bagyong Yolanda noong 2013? The claim that it's for disaster preparedness is untrue.
It's actually multi-use capability for something that remains unmentioned. Capability for what, sir? Clearly, this is no longer high disaster risk and vulnerability. The Bicol area, Region 5, is a calamity-prone area. We all know that's the gateway to typhoons. And I noticed that Region 5 is not present in terms of the EDCA sites. So as a basic question, may I ask, how are these sites chosen? And what are the criteria in terms of choosing those sites? Major considerations on choosing the EDCA is the total defense of the archipelago. We can see that our vulnerabilities are located on the northeastern side in terms of maritime security. While on the disaster side, in the areas of Cagayan and also in the areas of Isabela, we have experiences that these areas have been isolated. Hirit pa ni Senator Marcos, tila kinalimutan na raw ang problema ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kung saan inaangkin ng China ang malaking bahagi ng rehiyon. So we have given up all claims, East Sector and West Sector, in the Philippine Seas. Is that correct? We are now obsessed with the Taiwan Straits. No, madam. We are still concentrated on the West Philippine Sea. Tiyempo ang pagdagdag ng EDCA sites sa tumitingding tensyon sa pagitan ng Taiwan at China. At ilang beses nang sinabi ng US na tutulungan ito ang Taiwan kapag nilusob sila ng China. Tatlo sa itatayong EDCA sites ang malapit sa Taiwan. Ipinunto rin ni Senator Aimee Marcos na dapat linawin ang terms of agreements ng EDCA para hindi madamay ang Pilipinas sakaling magkagera dahil sa China-Taiwan conflict. Dapat daw unahin ang seguridad ng higit 200,000 OFW sa Taiwan na posibleng maapektuhan at kakailanganing i-repatriate. Pero nilinaw ng DFA na hindi papayagan ng Amerika ng maglagay ng mga armas sa EDCA sites kung gagamitin ito para depensahan ang Taiwan. Alinsunod din kasi sa EDCA, anumang activity o gawain sa mga EDCA sites na hindi nabanggit sa kasunduan ay kailangan sang ayunan ng Pilipinas at Amerika. It is mainly for the use of the Philippines and in connection with our treaty with the United States. So whatever new activity that could arise would have to be subject to agreement by both parties. Nanindigan din ng DFA na ang EDCA ay para sa interes ng Pilipinas at walang kinalaman ang ibang bansa rito. We would not agree to any kind of activity or even materials not consistent with these agreed activities. Our view is that EDCA is not aimed at any third country outside. It's meant for the use of the Philippines. Pero mukhang hindi kumbinsido si Senator Marcos. Malabo ang sagot nila. Kung atakihin ang Pilipinas, pagtatanggol ba tayo? At lulunsad rin ba sila ng mga bomba mula sa Pilipinas laban sa Taiwan? Magkaliwanagan tayo. Humiling ang DFA at DND ng executive session para pag-usapan ang iba pang sensitibong impormasyon ukol sa pagdepensa sakaling magkagyera. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Linawin daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang pahayag ni Chinese Ambassador Wang Xinyan na may nagbabantang tono sa mga OFW sa Taiwan. Aminado ang Pangulo na napigla siya sa sinabi ni Wang. Noong nakarang linggo, giniit ng Ambassador kung talagang inaalala ng Pilipinas ang kapakanan ng mga OFW sa Taiwan, dapat daw nitong tutulan ang Taiwan independence. Huwag din daw payagang makigamit ang Amerika sa ating mga base militar, lalo na yung mga malapit sa Taiwan. Kakausapin daw ni Pangulong Marcos si Ambassador Wang para alamin kung ano ang gusto nitong iparating. I think there must have been an element of yung lost in translation. It's not his English is not his first language, but I'm very interested to know what it is that he meant. Bakit ngayon lang? Yan ang tanong ng kampo ni dating Senador Lale de Lima sa pahawol na hiling ng prosekusyon na magpresenta sila ng bagong testigo at bagong ebidensya kaugnay sa kaso ni de Lima. Nasa frontline balitang yan si Marlene Alcaide. Sa May 12 na sana, dedesisyonan ang isa sa mga drug case ni dating Senator Lale de Lima.
partikular ang pagtanggap umano niya ng 10 milyong pisong drug money mula kay dating NBI Deputy Director General Rafael Ragos. Nakapagsumiti na nga ng ebidensya at nakapagpresenta na ng mga testigo ang kampo ni na Dilima at maging ang prosekusyon. Nauna nang binawi ni Ragos ang kanyang testimonya. Pinilit lang umano siyang idawit si Dilima. Ngayon, ang Department of Justice gusto ng take 2 sa paglilitis ng naturang kaso. Sa 6 na pahinang urgent omnibus motion for reconsideration na inihain ng DOJ sa Muntinlupa Regional Trial Court, hinihiling nilang maiharap bilang rebuttal witness si Attorney Demeter Huerta ng Public Attorney's Office o PAW. Magpepresenta rin daw ang prosecution ng rebuttal evidence. Sagot naman dyan ang kampo ni Dilima, bakit ngayon lang? Bakit daw ngayon lang na isip ng prosekusyon na maglabas ng rebuttal evidence? Bakit daw ngayon lang naisip ng prosekusyon na maglabas ng rebuttal witness? Hindi rin naman daw bagong testigo si Attorney Huerta. Katunayan, nasa loob daw ito ng korte noong tumistigo si Ragos. Kaya kung mahalaga raw ang sasabihin ni Attorney Huerta, dapat noon pa lang ay sinabi na niya. Hinalat rin ng kampo ni Dilima, taktika lang ito ng prosekusyon para patagalin ang napagkasunduan nilang May 12 na pagbasa ng desisyon sa kaso. Hinihintay pa ang desisyon ng korte. Samantala, sa May 8 naman ilalabas ang desisyon ng isa pang korte na duminig sa hiwalay na drug case ng dating senadora. Malalaman dyan kung pagbibigyang makapagpiyansa si Dilima. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5. Ano man ang mangyari sa May 12, hindi pa po tapos ang kaso ni dating senador at Justice Secretary Lara Dilima na kinulong noon pang Pebrero 2017. 6 na taon po ang nakakaraan. Tatlo kasi ang kasong sinampa laban kay Dilima ng DOJ. Ang lahat ng yan may kinalaman daw sa pagkakasangkot ni Dilima sa illegal drug trade sa Bilibid. Balikan naman po natin ang mga pangyayari. Ang problema ay nagugat sa bangayaan ni Dilima na dating chairperson ng Commission on Human Rights at inuoy Davao Mayor Rodrigo Duterte. Inimbisigahan ni Dilima si Mayor Duterte sa mga alegasyon ng Davao Death Squad. Nagpatuloy ang bangayaan na yan hanggang si Dilima ay maging Justice Secretary noong panahon ni Pangulong Aquino at Senador noong panahon na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Agosto 2016, sinabi ni Pangulong Duterte ng driver ni Dilima na si Ronnie Dayan ang kolektor ng protection money sa mga Bilibid inmates para sa kanyang pagtakbo sa Senado noong 2016 elections. Ang perang yan galing daw sa drug trade sa loob ng Bilibid. Ayon pa sa Pangulo, meron siyang mga wiretap conversations sa loob ng Bilibid na nagpapatunay nito. At ang wiretaps na ito, ibinigay raw sa kanya ng ibang bansa. Marami ang nagulat dito, pero parang walang masyadong nagulat kung bakit may ibang bansa na nag-wiretap daw sa Bilibid. At bakit tinanggap ito ng Pangulo, gayong illegal ito. Ang wiretapping po, maaaring lamang gawin basta't may pahintulot ng korte at lalong hindi pwedeng gawin sa Pilipinas ng ibang bansa. Magmula noon, rumampa na po ang kontrobersya, lalo't nagsagawa ng kanya-kanyang hearing sa Senado at Kongreso doon sa issue. Nagpresenta ang DOJ ng sari-saring testigo sa mga hearing para patunayan na tumanggap si Dilima ng milyon-milyon mula sa mga drug lords sa Bilibid para pondohan ang kanyang kampanya. Kasama rito mga kilala na prison convicts gaya po ni Kerwin Espinosa, Herbert Colango at JB Sebastian. Kalaunan, tumisigo na rin laban kay Dilima si dating Bucor OIC Rafael Ragos para sabing nangolekta siya ng pera sa mga drug lords para kay Dilima. Pebrero 2017, nagsampa ang DOJ ng tatlong magkakahiwalay na kaso laban kay Dilima. Lahat sila may kinalaman daw sa kanyang pagkakasangkot sa illegal drug trade nga sa Bilibid. Noong buwan din na yun, nakulong na si Dilima dahil non-bailable po ang kanyang offense. Ano ang mga kasong ito? At tanong ng mga abogado ni Dilima, bakit pinaghiwa-hiwalay pa ang mga kasong ito? Sa criminal case number 17166 sa Muntinlupa RTC Branch 205, inakusahan si Dilima ng pagtanggap ng 5 milyong pisong drug money noong December 2012. Ang perang ito galing daw sa lingguhang tara o kontribusyon ng mga preso na 100,000. Ang kasong yan, noong Pebrero 2021 pa po, na-dismiss. Ngayon, ang pangalawang kaso, nasa Branch 204 ng Muntinlupa RTC, ang criminal case number 17166. Ayon sa DOJ, lumubag si Dilima sa Dangerous Drugs Act, partikular ang Section 5, laban po sa sale, trading at distribution ng illegal drugs.
Ang penalty nito, imprisonment o life imprisonment at multa na kalahating milyon hanggang 10 milyong piso. Ang star witness dito sa kasong ito, si dating Bucor Chief Rafael Ragos. Sinabi po ni Ragos na nangolekta siya ng 5 milyon noong November at 5 milyon noong December 2012 mula nga sa mga beloved inmates. Ang perang ito binigay raw niya kay Ronnie Dayan na driver aide ni De Lima. Yun lang itong 2022 nagrekant o umatras si Ragos sa kanyang testimonya. Sinabi ni Ragos sa korte na napilitan lamang siyang idawid si De Lima dahil sa kanyang takot sa Justice Secretary noon na si Vitaliano Aguirre. Hindi lamang po si Ragos ang nag-atras ng kanyang pahayag. Si Kerwin Espinosa rin, dating nagsabing nagbigay siya ng 8 milyong piso para sa kampanya ni De Lima, inatras ni Espinosa ang kanyang testimonya noong nakaraang taon lamang. Ayon kay Espinosa, pinilit lamang siya ng mga pulis na idawid si De Lima. Yun lamang, ang testimony ni Espinosa ay ginawa niya sa Kongreso at hindi naman po sa Korte. Anong paraan, itong kasong ito, ang Criminal Case 17-165 ang siyang pagdedesisyonan ngayon ng Korte sa Mayo 12. Dito na malalaman kung alin ang mas bibigyang halaga ng Korte, ang naunang pahayag ni Ragos na nagdadawit kay De Lima o ang kanyang recantation o yung kanyang pagbawi ng salaysay. Kung sakali ang matitirang kaso na lang kay De Lima ay ang Criminal Case 17-167. Dito inaakusa si De Lima ng conspiracy to trade drugs sa Bilibid Prison. Nakaangkla po ito sa Section 26 ng Dangerous Drugs Act, kung saan ang conspiracy to trade illegal drugs ay kasing bigat na rin ng mismong pangangalakal ng illegal na droga. Pero bagamat hiwa-hiwalay na kaso ang mga ito, inaasa magkakaroon po ng epekto ang anumang desisyon ng korte sa darating na May 12. Dahil dito po makikita kung bibigyang halaga ang recantation ng star witness sa drug case laban kay De Lima. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na resolbahin ang mga kaso ng political violence at ang illegal na kalakaran ng droga. Sinabi yan ng Pangulo sa unang pulong ng National at Regional Peace and Order Council. Simula raw noong matapos ang eleksyon ay sunod-sunod ang mga naitatalang karahasan, kabilang sa nagihamon sa peace and order ang mga nag-aaway na drug syndicates. Kaya naman pinatututukan din ni PBBM ang paglaban sa loose firearms. Posible namang sa loob ng 2 linggo ay ilabas na ang resulta ng investigasyon sa mga pulis na maaaring may kinalaman sa illegal na droga. It stems from the territorial fights over areas where drugs are distributed, who controls the drug trade in that area. There should be also a mechanism where those who have succumbed to temptation must be brought to account. Susunod, Pilipinas, hindi raw mauwi sa krisis sa bigas ayon mismo sa Pangulo. Impormasyon ng mga empleyado ng PNP sa kanilang database nag-leak ayon sa isang cybersecurity group. At 2 negosyante sa Negros Oriental na tinangkaraw ipapatay dahil sa Tocino business, tinuro si Congressman Arnie Tebes na nasa likod ng krimen. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Si Pangulong Bongbong Marcos na hindi maulit ang krisis sa bigas sa bansa. Yan ay kahit pa aminado siyang numinipis na ang supply ng bigas. Nasa frontline na balitang yan, si Marisa Lili. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi kamakailan na mababa na ang buffer stock o reserbang supply ng National Food Authority. Pero kahit pa may pagnipis ng supply, iginiit ni PBBM na wala siyang nakikitang anumang krisis ng bigas sa Pilipinas. Tugon niya ito sa aking tanong tungkol sa pangamba ng Federation of Free Farmers na baka maulit ang krisis noong 2018 kung saan pumipila ang mga tao para lang makabili ng murang NFA rice. Do you see this coming, sir? Another round of rice crisis? No, I don't. There is a chance na ninipis talaga yung supply because nga magkasabay-sabayan. So we are watching and waiting to see at what the production levels are going to be after the last planting season, before the upcoming harvest and what will be. Sabi ng Pangulo, wala naman tayong problema sa bigas, maliban na lang sa pagsapit ng tagtuyot. Basta nag-harvest na tayo, pagka umani na tayo, wala nang problema sa supply. It's precisely as you mentioned, it is in the dry part where we are waiting for the last planting to be harvested.
Kaya nga higit nilang binabantayan ngayon ang buffer stock ng NFA rice. Ang NFA rice kasi ang ipinamamahagi sa mga nasasalanta ng kalamidad. Ang problema, pang isang araw na lang ang buffer stock nito, malayo sa target na 9 araw. The problem that we are facing now is because of the recent past, medyo minamalas tayo sa bagyo. Bumaba, tapos kakadaan lang natin ng lockdown, pandemic, etc. Nagamit ng husto yung buffer stock ng NFA. Nauna nang inirekomenda ng National Food Authority na mag-aangkat ng 330,000 metric tons ng bigas pampuno sa buffer stock ng NFA rice. Pero binatikos ito ng farmers group dahil labag ito sa rice tariffication law na nagsasabi sa lokal na magsasaka lamang pwedeng bumili ng bigas ang NFA. Hanggang ngayon, pinag-iisipan pa ng gobyerno kung paano ito tutugunan. Pero sabi ng Pangulo na tumatayo ring kalihim ng Department of Agriculture, sapat naman daw ang supply ng bigas. Basta wag lang magsunod-sunod ang mga hamon sa bansa. So, but as it stands now, basta swertehin tayo ng konti, hindi naman tayo masyadong mag-audit ulit o isang malaking problema sa whatever, the fertilizer will change its prices again. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nangangamba ang Sugar Regulatory Administration sa posibleng pagsipa ulit ng presyo ng asukal pagsapit ng El Nino. Malaki raw kasing epekto nito sa produksyon ng asukal sa bansa kung magtatagal ang tagtuyot. Nasa frontline ng balita ngayon si Shaila Francisco. Ikinababahala ngayon ng ilang sugarcane farmers ang epekto nito sa kanilang ani. Yan ay lalo't nagsabi na ang pag-asa na mas mataas na ang chance ang dumating ang El Nino sa huling bahagi ng taon. Sa taya kasi ng United Sugar Producers Federation o UNIFED, nasa 10 hanggang 15% ang mababawas sa produksyon ng asukal kung tumagal ang El Nino. Katumbas yan ng hanggang 200,000 metric tons. The season will start on September. So September, October, November, planting season na yan sa tubo. So kung mangyari yung El Nino at that time, nobody can plant. Kasi walang, those who do not have access to the rivers and the water, ay hindi talaga makatanim. Kung magtagal yan ng mga 6 months, 8 months, ayaw, matay na talaga yan. Tuyong-tuyo na lahat. Aminado rin ang Sugar Regulatory Administration na may epekto talaga sa produksyon ng asukal ang El Nino, lalo sa maliliit na magsasaka. Kaya ang kanilang pangamba, baka biglang sumipa ang presyo ng asukal, lalo tataas ang gastusin para dito. It will be a big jump in cost. That is about an increase for us of roughly another 10% sa costing po namin yon, 5 to 10% sa costing. The most impact will be felt to next season because at this moment it is the growing season or the vegetative stage of most of the sugarcane in Negros and other parts of the Philippines. So this is the time that it needs the water, it needs to grow. So if it will be dry and you cannot irrigate, it will have a big impact on your farm. Kaya naman, pinaplansya na raw ng SRA ang maiabot nitong tulong sa sugarcane farmers. Kabilang na riyan ang pamimigay ng solar pumps at pagsasagawa ng cloud seeding. We will have to sit to with DA to come up with a budget. Kasi yung cloud seeding involves a large budget. And the SRA po runs on a corporate budget from the industry. So yun, we might not have the money. Si SRA po might not have the money for it. So we will need the DA's help. Sa gitna ng pinangangambahang dagok ng El Nino sa sugar industry, itinalaga muna si Senior Agriculture Undersecretary Domingo Panganiban bilang officer in charge ng SRA epektibo ngayong araw. Kailangan na raw magtalaga ng OAC na magdedesisyon para sa ahensya tulad ng pamamahala sa pagdating ng inangkat na asukal habang wala pang napipiling papalit kay dating Administrator David Alba. Si Panganiban ang opisyal na kinwestiyon dahil sa nidiskubring pag-angkat ng mahigit 200 container ng asukal, depensa noon ni Panganiban, kinonsidera na niyang kautusan ang memorandum na inilabas ng Executive Secretary para mag-import ng asukal. Sa ngayon, 130,000 metric tons ng asukal na ang dumating sa bansa. Tinatayang na sa 86,000 metric tons dyan ang nailabas na sa merkado. Inaayos pa rin ang pagtatakda ng suggested retail price sa asukal sa 85 pesos kada kilo.
Target pa rin ilabas ngayong Abril ang nasa 4,000 metric tons na nakumpiskang smuggled na asukal na planong ibenta sa 70 pesos per kilo. May mga kailangan lang daw ayusin mga papeles para rito. It is still in the possession of the BOC. We're a bit delayed because of all the paperwork. There's so many agencies involved. We also ratified the draft for a memorandum circular regarding doon po sa smuggled sugar natin because we had to amend certain memorandums sa SRA which would allow now for the donation of the sugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mahigit 1 milyong datos mula sa database ng Philippine National Police ang nag-leak online ayon sa isang cybersecurity report. Ayon sa bprmentor.com na isang cybersecurity research company, mga empleyado ng PNP ang biktima. Kasama sa mga nag-leak na impormasyon ang birth certificate, transcript of records, police clearance, ilang ID, passport, diploma at iba pa. Pwede raw mabiktima ng identity theft, phishing at scam ang mga empleyado. Ang sabi naman ng PNP Anti-Cybercrime Group, kinukumpirma pa nila ang umunoy data breach. Gumawa na raw ng assessment at testing kaugnay nito. Mag-register na ng inyong mga SIM. Nanindigan kasi ang Department of Information Communications Technology o DICT na hindi na nila i-extend ang deadline sa SIM registration. Ayon sa ahensya, sa April 26 pa rin ang deadline, kaya muli nilang kinikayat ang publiko na humabol. Madedeactivate kasi o di na raw magagamit ang mga SIM na di mare-register sa itinakdang deadline. Pag nangyari yan, hindi na raw makakatanggap ng text o tawag ang isang SIM. Maging ang mga SIM mobile wallet, di na rin daw magagamit. Nilabas ng ahensya ang pahayag na yan matapos maghain ang mga kinatawan ng iba't ibang sektor ng petisyon sa Korte Suprema para ideklarang unconstitutional ang SIM registration law. Giit ng mga petitioner, may banta ito laban sa freedom of speech at privacy ng mga tao. Pero naroon ang sinabi ng DICT na protektado ang mga impormasyong gagamitin sa pag-register ng mga SIM. Susunod, barangay at SK elections sa Negros Oriental isinusulong na suspindihin para tutukan ang peace and order sa probinsya. Paglaganap ng online scam hub sa Pilipinas, kinababahala ng mga senador. At sunog, sumiklab sa isang hospital sa China, mga pasyente nagtalunan sa bintana. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Personal na humarap sa Senado ang pulis sinasabing konektado kay suspended Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves. Na cite in contempt ang pulis sa suspect sa tangkang pagpatay sa dalawang negosyante dahil sa kanya umanong selective memory. Narito ang aking report. Mismong si Senador Bato de la Rosa ang nag-inspeksyon sa mga peklat sa katawan ni Police Staff Sergeant Noel Alabata nang humarap siya sa pagdinig sa Senado ngayong araw. Si Alabata ang itinuturong hitman na nagtangka umanong pumatay sa mga negosyanteng sina Sandy Tinguha at Jason Ong sa Negros Oriental noong Marso ng nakaraang taon. Pero pumalag daw ang mga negosyante at nagpambuno sila ni Alabata. Nabaril daw sa leeg ang umano'y hitman. Hinampas din daw si Alabata sa ulo at binugbog, dahilan kaya nadala siya sa ICU. Sa pagdinig kanina, giniit na mga negosyante na konektado si Alabata kay suspended Congressman Arnulfo Teves Jr. Pinatutumba raw sila ng dahil sa negosyong tusino. Bakit interesado silang patayin kayo? Para sa negosyo ata. Kasi si Arnie, Mr. Chair, meron siyang Arnie's Chicken. Tapos gusto niya yung kunin yung ano namin, yung business namin na tusinuan po. Wala raw masyadong maalala si Alabata, pero itinanggi niyang pinagtangkaan niya ang buhay ni Tinguha at Ong. Kinwestiyon din niya kahit ang kuha sa kanya sa mga CCTV footage na ipinakita sa Senado. Sinampas pa ako dito. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko po. Hindi ko na alam kung ano nangyari dyan. Kung saan ako napunta, hindi ko alam. Pagkatapos po nangyari ron, sinampas ako, tumbal ako. Ang sabi po, kung nakita ko, binugbog daw ako, hindi ko talaga alam yan. Ngayon po, ang nangyari po, nagtaka ako, doon lang talaga po eh. Dito lang ako ng feel well. Bakit napunta po ako doon sa kanila? Yun ang pinaka number one na tinanong ko po sa sarili ko. Bakit po napunta po ako doon na may CCTV po, yung pinalabas sa CCTV doon, hindi yun po ako. Hindi yun ako po yung CCTV. Yung gitampard nila, nagawa sila ng CCTV na sa kanila na yun ang nangyari.
Yun ang nangyari ngayon po. Nagtanong ako, bakit ako napunta dyan? Sorry, bakit po, mag-import sila na gagawa ng replika itatamper yung video niyan? In the first place, nandoon ka, nabugbog ka, nasa ospital ka, napunta ka sa istasyon. Yes po, sorry po. Oo, kaya nga, klaruhin natin ito. Sige po. Huwag mag-akusa na gumagawa ng... Yes po, sorry po. Sa kabila ng kanyang peklat sa braso at medical record ng tama ng bala sa liig, itinanggi ni Alabata na nabaril siya. Parang hindi po totoo yun. Baka hindi po totoo. Anak ng baka ito, hindi ka sigurado sa gunshot wound mo. Baka hindi po totoo. Hindi po totoo kasi yung may... Sure ka? Lumutang din sa pagdinig na tumanggi raw siyang magbigay ng pangalan sa mga doktor nang magkaroon na siya ng malay. Pero kahit ito, itinanggi ni Alabata. Alam mo yung date, pero pagdating sa pangalan, ayaw mong ibigay. Hindi po totoo yan, sir. Unconscious po ako, sir. Ha? Ulo yung natamahan ko. Kahit po, kung if ever, pasensya na po, Doc, kung sa sarili mo, masasabi mo yan na conscious po kayo, tingnan mo yung marka sa ulo ko. Lapit po ako namatay, Doc. Alam nyo yan. Lumabas pa sa pagdinig na isang buwan matapos isyuhan ng warrant of arrest si Alabata ay agad siyang nakapagpiansa sa halagang 120,000 pesos. Pero di raw niya kilala kung sino ang nagpiansa sa kanya. Kahit ang abogadong kasama ni Alabata sa Senate hearing, di niya raw alam saan galing. Hindi ko po talaga alam kung sino yung nagpiansa sa akin. Totoo na 100%. Himala! Hindi ko po talaga alam. Himala! Hindi po talaga alam. Hindi mo alam? Hindi po talaga po. Galing sa langit yung piyansa mo, dumating doon sa korte. Bigla na lang, boyla. Hindi ko po talaga alam. Labas ka na, wala ka ng kaso, napiyansahan ka na. Hindi ko po talaga alam po. Bago matapos ang pagdinig, pina-cite in contempt ng Senado si Alabata dahil sa tinawag nilang selective memory nito. Muli namang humarap sa pagdinig ng Senado sa Seattle Negros Oriental Mayor Fritz Diaz na pamangkin ni dating Governor Ruel Degamo. Anya, October na nakaraang taon ang i-report nila ng gobernador sa mga pulis ang tungkol sa isang isabong operation sa kanilang probinsya kung saan si Teves Umano ang nagpapatakbo. Nauwi raw ito sa Reid. Tingin ni Diaz, ito ang dahilan kaya pinatay si Degamo. That's the reason, galit na galit yung mga Teves kay Gob kasi pinatigil yung faucet, isa sa faucet of money ni sila, sir. Humarap din sa Senado ang Regional Director ng NBI sa Cebu na si Attorney Reynan Augustos Oliva. Isa siya sa mga nanguna sa raid laban sa isabong cockpit sa Minglanilla, Cebu noong September 2022. Kwento ni Oliva, pinuntahan siya ni Congressman Teves na nagbantang magsasampa sila ng kaso laban sa nang raid sa NBI team. May nawala raw kasing 7 milyong piso mula sa raid, pero nilinaw daw ni Teves na hindi siya konektado sa isabong activities. Nagulat din daw si Oliva sa sinabi sa kanya ni Teves. Hindi kita isasama sa kaso ng mga tao mo pag inegative mo ang mga order sa iyo na mag-operate ng isabong operation. Kung ako sinabihan noon, sagutin ko rin siya, how dare you? Who you? Ha? Para sabihan mo ako ng ganun. Akala ko, police lang ang kaya niyan takot-takotin doon, pati NBI pala. Sinasabihan ng ganun. Kasunod ng mga isiniwalad sa Senado, sinabi ng Department of Justice na ipinag-utos na raw ni Secretary Boying Remulla ang pagbuo ng Special Task Force na tututok sa hindi bababa sa 23 kaso ng political killing sa bansa. 20 kaso na ang naisampa sa korte. Samantala, iminungkahi ni Senator Francis Tolentino na ipagpaliban ng barangay at sanggunian kabataan election sa Negros Oriental sa Oktubre. Ito ay para mapagtuunan ng pagbabalik ng law and order sa probinsya. Perhaps we can recall the attendance of the chairman of the Commission on Elections. Baka magdulot ng, wag naman mangyari, ng karagdagang karahasan kung matutuloy ang barangay elections. Kasi barangay po yan, mas mainit po yan. Bago matapos ang pagdinig, nag-iwan ng emosyonal na apela si Senator De La Rosa sa mga pulis. Dapat makonsensya kayo, kayong mga may ginagawang masama. Bugbog na yung ating organisasyon, yung ating institusyon. Maawa naman kayo.
Humarap din sa Senado ang yuda ng isang biktimang pinatay sa Negros. Ayon kay Colleen Pepino, ay bahay ng pinaslang na radio commentator na si Rex Cornelio, pinuntahan niya mismo si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Tebes. Tinumpronta niya raw si Pride at tinanong kung siya ba ang pumaslang sa asawa noong 2020. Pero tinanggi raw ito ng dating gobernador. Nababala ang Senado sa paglaganap ng online scam hub sa Pilipinas. Mga banyaga umuno ang nire-recruit dito. Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Senado, ukol sa human trafficking, humarap si Ridwan, isang Indonesian na biktima umuno ng online scam hub sa Paranaque. Kwento niya, inuutusan siya silang gumamit ng litrato ng mga babae para akitin ang mga banyaga, saka manghuhut-hut. Kapag wala raw silang mabiktima, pinarurusahan sila. Palaisipan din sa kanya kung kasabwat sa panuloko ang nagpakilalang empleyado ng airport na sumundo raw sa kanya. Gayun din ang immigration officer na nagtatak ng kanyang passport. When he was stamping your passports, did he ask you any questions at all? No, we have no conversation. We have no conversation. No conversation. So, yes. Now, no conversation even about being a tourist, about visiting the beaches, no. The Philippines, or anything like that? No. And he connected with the man who you bearing apple green. He connected with, how do you mean, what do you mean he connected yeah, with the man? They interact with eye to eye. Ang depensa naman ng immigration officer, hinapan niya raw ito ng return ticket. Wala namang may pakitang CCTV footage ang Bureau of Immigration dahil hanggang 30 araw lamang daw ang storage capacity nito. Dismayado tuloy ang mga senador. Dahil po dyan, binigyan ng isang linggong palugit ang MIAA at ang Bureau of Immigration para makapag-upgrade ng kanilang teknolohiya. Pero hindi raw nila ito maipapangako. I'm sorry ma'am, but I could not commit because for 2023, we have no funds for the upgrading of CCTV. Precisely, we're asking the Department of Budget Management for and special release for the CCTVs. Sa frontline news abroad, halos 30 ang patay sa sunog sa isang ospital sa Beijing, China. Sa videong ito, makikita ang isang lalaking nakalambitin sa bintana ng ospital. Nakakapit siya sa kobrekama na ginawang tali at saka tumalon. Ginawa niya yan para makaligtas sa sunog. Bukod sa kanya, may iba pang tumalon at naghihintay ng rescue habang nasa bintana. Karamihan sa mga namatay ay mga pasyente, habang 39 naman ang sugatan na sunog na painting materials ang itinuturong sanhi ng apoy. Sa Manhattan, New York naman sa Amerika, gumuho ang 4 na palapag na parking building. Nagbagsakan ang mga sasakyan, isang patay habang 5 ang sugatan. Kasunod niya, nag-deploy ng robot dog para alamin kung mayroon bang naipit o tadabunan ng guho. Inaalam pa ang sanhi nito. Abangan, viral video na nagsasabing pwede na magkapensyon sa edad ng 40. Totoo nga ba? I-fact check po natin yan. At pabaong pampagood night, kilalanin ng mga astig na lolong soccer player. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Muling pumalo sa 10,000 ang bilang ng active COVID-19 cases sa bansa. Umabot sa 10,263 nitong April 18 ang bilang ng mga aktibong kaso sa bansa. Yan ay matapos maglaro ang bilang ito sa 9,000 nitong mga nakaraang linggo. Sa kabila ng muling pagdami ng active cases, siniguro naman ng Department of Health na hindi pa naman umaabot sa punto na napupuno ang mga ospital. Sa gitna rin ng pag-akyat ng active cases, siniguro ni Pangulong Bongbong Marcos na patuloy pa rin mag-aabot ng tulong ang gobyerno, lalo na sa mga Pilipinong hindi pa tuluyang nakakabangon mula noong pumutok ang pandemya. Kailangan naman ay tiyakin natin na ang pamahalaan ay ginagawa ang lahat upang tulungan ang ating mga kababayan, upang tulungan ang ating mga maliliit na negosyante, upang tulungan ang lahat ng nangangailangan. Hindi kayo namin makakalimutan, hindi kayo namin titigilan na alalayan hanggat kayo ay makabangon na. Sino ba ang
hindi matutuwa kung malaman mong pwede ka na raw magkaroon ng pensyon sa edad na 40. Yan pong usap-usapan online. Pero parang panaginip lamang po yan. Ibig pong sabihin, hindi yan totoo. I-fact check po natin. Kayo ba'y kabilang sa mga Pilipinong naghihintay na makuha ang kanilang pensyon? Base po sa kumakalat ngayon na video sa YouTube, aba, kahit ikaw ay 40 years old pa lamang, pwede mo na raw makuha ito. Sabi ng uploader na si Fredely TV, pwede na makuha ng pensyon ang may edad 40 pataas. Kaya naman marami ang natuwa sa post na ito. Katunayan, meron na po itong 8,800 likes, 350,000 views at 1,151 comments. Agad naniwala ang karamihan dahil makikita sa video si Finance Secretary Benjamin Diokno na tinatalakay ang tungkol sa pensyon sa sinagawang press briefing sa Malacanang noong March 28. Pero mga kapatid, huwag umasa na makukuha ang pensyon ng mas maaga dahil ang video na ito ay misleading at hindi totoo. Sa pagsusuri ng Facts First PH at ng Rappler, walang gantong anunsyo mula sa nasabing preskon. Ang tanging binanggit ng Kalihim ay ang panukala ng administrasyon na makuha ng mga military at iba pang uniform personnel ang kanilang pensyon sa edad na 57. Sa kasulukuyan kasi, makukuha ang pensyon 20 taon matapos ang kanilang serbisyo. Tandaan, ito ay panukala pa lamang at para sa military at uniform personnel at hindi po para sa publiko. Kaya mga kapatid, huwag agad maniwala sa mga pinagtahi-tahing video na kumakalat online. I-check kung tamang anunsyo mula mismo sa mga official website or social media pages ng mga ahensya ng gobyerno para hindi kayo agad umasa sa mga paasang impormasyon. Kung palupitan lang din naman, wala na sigurong mas lulupit pa sa mga lolo sa Japan na sumasabak sa sports. Aba, kahit mga 8 years old pataas na, game na game silang naglalaro ng soccer. Yan ang ating pabaong pampagood night. Sinong mag-aakalang ang mga senior citizen na yan sa Tokyo, Japan ay may lakas pang maglaro ng soccer? Kahit mga 80 years old pataas na sila, sisiyo na sisiyo sa kanila ang pag-warma. Maliksirin ang kanilang footworks. Minsan mang nadadapa, bumabangon pa rin para maglaro, para manatiling healthy ang kanilang pangangatawan. Sinisiguro nilang healthy ang kanilang mga kinakain. Ang mga grandpa na yan na astig sa pagsasoccer. Patunay na hindi hadlang ang edad para gawing posible ang mga bagay na sa tingin ng ilan ay imposible. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Galing pa nila, oh. Wala kayong wrestling. Grabe naman. Too much to ask. At yan pong 45 minutes na pag-imayos malagang headlines. Balita ng diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinion. Kami yung kasangka sa pagbalita. Ako po si Mea Andaspanos. Ako lang po si Edlinga. Magandang gabi.